Hong gumawa ng peach jam. Kasi kung nakikita niyo yung mga peach ko, nabalatan ko na kanina umaga, nakita ko masisira na sila. So we'll make peach jam. Nabalatan na to, naugasan. Ngayon i-slice na natin para pwede na siyang smash at lutuin. So ngayon makikita niyo, kukuha tayo ng peach. Alisin natin yung mga parts na umiitim. Guys, first time kong gumawa nito. So, alisin natin yung ayan, yung buto sa gitna. Hati natin sa gitna. Pero, dahil right na siya, ayaw na yung gumiwalay. Ganito na lang, parang mangga style. Siya cubes, guys. Pero yan. Yung parts na, yung chunks na malalaki, gawin natin cubes. So, gagawin natin siyang cubes kasi pag napakulo na siya, siguro yata, pag napakulo na siya, pwede siyang i-mash para maging jam siya. So, gagawin natin sa lahat ng mga peach natin. Ayan. So, yun na yung finished product na pagkatapos gayatin ng cubes. So, ayan na siya. Nilagay ko siya dito para madali siyang ibuhos dun sa pot natin. So, for this, we will be using, ang gagamitin natin ay white sugar. We'll be using white sugar and lemon that I cut already in half. So, I will use this part. I will squeeze it here. And this 1 cup of sugar. So, I'll be using this pot. We have our electric pot. Gagamitin ko itong lutuan natin, itong kaserola natin, electric siya, so i-open ko sa high heat. Wala tayong lalagyan na oil or basta pag uminit na siya, ilalagay ko yung chunks ng peach dyan. Ilalagay natin yung chunks ng peach doon. Pour na natin tong ipo-pour na natin siya. Yan. Tapos, gagamitin natin to para haluin at i-mash siya. So, dahil malambot yung mga peach natin, madali siyang maduro. Tapos, pag mainit na yung lalagyan, ipo-pour na natin itong sugar. Isang plastic. Pero I think lalagyan ko pa siya ng isang baso para mas tumamis siya. So, ito yung second glass. Tingnan natin. I think yan, okay na yan. Sige na nga, lahat na nga. So, yan. Tapos, yung lime natin. Yung lemon. Yan.
Ayan. So, i-pour na natin yung half lemon natin. Tapos, stir. Medyo nag-juice na yung peach natin sa sarili niyang tubig. So, hintayin na lang natin mamash siya at lumapon. Ayan, na magpakulo siya sa sarili niyang juice. Ganyan na siya after 5 minutes. Kumukulo na siya. Halutuin pa natin hanggang maging malapot. We're gonna wait until it will be very thick. Okay. So we're gonna try to mash it. Madali siyang pitpitin dahil malambot na siya. Hindi ko siya na blender kanina. So, meron kayong pang mash, yung mashed potato, pwede rin siya. Madali. So, yan. Tayin mo natin lumambot pa ng mas malambot. So, kumukulo na siya. Nakahanap ako ng pang mash. Try na natin i-mash. So, namamash naman. Namamash siya. Kita niyo. So, ayan na siya pagkatapos kong i-mash. Medyo may chunks pa siya. Kaya na lang natin yung chunks para, di ba, yung jam ay minsan may mga cubes. So, kaya na lang natin maluto pa ng mga 5 to 10 minutes. Guys, after 10 minutes, ito na siya. Malapot na siya. Matubig pa siya. So, ayan, muna natin siyang maluto. Ayan na guys, nilipat ko na yung finished product na jam natin. Ito na siya. So, guys, thank you for watching. Sana magawa nyo din at comment kayo kung anong lasa na nagawa nyo. Thank you. Baby, what happened here? Huh? I'm trying to make video. What's this? What's this? Put it back. Put it back. No. Eee!
Yes, and what are you doing, baby? You're reading book? What book are you reading? Wow, giraffe!